Ito ang kasaysayan ng pinakamatapang at pinakaasintadong polis sa kasaysayan ng Cebu. Siya ay si SP Juan Adonis Dumpit, ang pinakasikat na polis sa kanilang bayan. Dahil sa galing nito sa sharpshooting at pagpapatahimik ng mga kriminal at drug lord. Ngunit ito rin ang tatapos sa kanyang buhay. Pero sino nga ba ang tumapos sa kanya? Kilalanin natin ang pinakamagaling na sharpshooter ng Cebu at ang kanyang demise. Tara, alamin natin sa history. Bago ang lahat, kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Disclaimer, ang aming sasabihin ay mababasa sa iba't ibang online site at articles. Si Adonis Dumpit ay ipinanganak sa Davao City noong 13 ng Mayo 1963. Ang mga magulang niya ay sina Napoleon at Liwayway de Dumpit. Gaya ng ibang pamilyang Pilipino, ay galing din sa malaking pamilya itong si Adonis. Ikawalo siya sa 10 magkakapatid na may 5 lalaki at 5 babae. Orihinal na taga La Union sa Ilocos Norte ang angkan ng mga Dumpit. Ang kanyang lolo ay graduate ng PMA o Philippine Military Academy taong 1918. Nadistino ito sa Davao at doon na nanirahan matapos makilala at pakasalan ang kanyang lola na galing sa angkan ng mga Reyes. Mula grade 1 hanggang grade 4 ay nag-aral si Adonis Dumpit sa Bawang Elementary School sa La Union hanggang ideklara ang martial law. Dito na nagdesisyon ang kanyang pamilya na bumalik sa Davao City. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Salambahon Elementary School kung saan siya nakagraduate ng elementarya at pagkatapos ay nag-enroll naman siya sa Marinol High School mula first year hanggang fourth year high school. Ngunit bago makagraduate ay nag-drop out siya dito at lumipat siya sa Baganga Provincial High School kung saan nagtatrabaho bilang principal ang kanyang tiyahin. Para sa kolehiyo naman ay nais ng kanyang ina na maging seaman si Adonis upang makalibot ito sa iba't ibang bansa at kumita ng malaki. Gusto nitong kumuha si Adonis ng nautical course. Ngunit iba ang nais ni Adonis. Sinubukan niyang sundan ang yapak ng kanyang iniidolong lolo na graduate din ng PMA. Ngunit hindi pumasa si Adonis Dumpit sa requirements ng prestihiyosong eskwelahan. Kaya pinili niya ang pinakamalapit sa kursong ninanais. At iyon ang pagiging pulis. Walang iba pang nagpulis sa kanilang pamilya, ngunit may mga kamag-anak naman silang pulis. Kumuha siya ng criminology sa University of the Visayas at nakagraduate taong 1991. Taong 1994 naman ay nagpakasal siya at doon nagkaroon ng isang anak. Ngunit ang kanilang kasal ay humantong sa isang annulment taong 2008. Karera sa pagkapulis. Pagka-graduate sa criminology ay agad na destino si Adonis Dumpit sa Regional Mobile Force ng Philippine National Police sa probinsya ng Bohol. Taong 1995, inilipat si SP Juan Adonis Dumpit sa Cebu City. Dito nakita ang kanyang talento sa sharpshooting. Ang kanyang proficiency rate ay 98%, malaki man o maliit ang baril na kanyang gamit. Inilarawan siya ng mga nasa gun club sa Cebu bilang palakaibigan. Tinutulungan niya mga ito na pataisin ang kani-kanilang ranggo sa firing range. Sa field naman, ayon sa mga nakakasama ni SP Juan Adonis Dumpit, ay seryoso ito sa trabaho. Kalmado pero mabingis sa pakikipaglaban sa mga kriminal, mula sa mga magnanakaw, hold-upper at iba pang gumagawa ng labag sa batas. Hinahangaan siya di lang ng kanyang mga kabaro, ngunit pati na rin ng mga taong natutulungan niya. Taong 1998, nang italaga siya bilang security o police escort para sa VIP na si Mayor Tomas Osmeña. Dito nabuo ang magandang relasyon nila ng mayor at naging malapit silang magkaibigan. Taong 2001, muling tumakbo sa pagka-mayor si Tomas Osmeña at automatic na kinuha ang kanyang pinagkakatiwalaan at matalik na kaibigang si Adonis bilang bodyguard. Sa panahong ding ito nabuo ang Hunter Team, isang elite na grupo ng mga pulis at sharpshooter na pinamumunuan ni Chief Inspector Arnel Banzon at si SP Juan Adonis Dumpit naman ang namumuno sa kanilang operasyon. Ang Hunter Team ay isang grupo na binuo ni Mayor Tomas Osmeña para tugisin ang mga kriminal at mga nalabag sa batas. Disyembre 2004, nagsimulang ma-issue ang Hunter Team at si Mayor Osmeña dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng ilang tao na pare-parehong may criminal record. Tila isang paglilinis a la vigilante style. Sa loob ng 2 taon, mula Disyembre 2004 hanggang 2006 ay 168 na kataong may criminal record ang itinumba di umano ng Hunter Team.
14 sa mga ito ay kumpirmadong galing sa baril ni SP01 Adonis Dumpit. Itinanggi naman ni Mayor Osmeña na may kinalaman siya sa mga extrajudicial ng grupo. Pero sinabi niyang ito ay kumuha ng inspirasyon sa kanya. Sinabi ni Mayor Osmeña, "I'm not behind it. I will say I inspired it. I don't deny that." Ayon naman sa iba ay personal drug war ito ng mayor at ng hunter team. Dahil dito ay pumagitna na ang human rights at hinalukay ang kaso ng isang menor de edad na suspect sa pagnanakaw noong 2004. Na ayon sa report ay napatay pa rin ni SP01 Dumpit habang sumusuko na. Dahil dito ay naakusahan ng homicide si SP01 Adonis Dumpit. Kaya nagtago siya ng 6 na taon. Noong 2010, nang lumantad na si SP01 Dumpit para kaharapin ang kanyang kaso. Tinanggal siya sa serbisyo ng pagkapulis at na-detain sa Bagong Buhay Rehabilitation Center ng 4 na taon at 2 buwan habang nakabinbin pa ang kanyang kaso. Nang lumaon ay nahatulan siya ng 6 na taong pagkakakulong dahil sa kasong homicide. Mayo 2011, inilipat siya sa Leyte Regional Prison sa Abuyog Town, Southern Leyte. Taong 2016, umapela si Dumpit sa Court of Appeals 20th Division sa Cebu City para payagan siyang magpiansa. Piniyagan naman siya ng Court of Appeals na makapagpiansa sa halagang 250,000 pesos. Biniyaran ni Mayor Osmeña ang piansa ni Dumpit at pinasundo pa siya sa anak nito mula sa kulungan. Ayon sa Court of Appeals ay naiserve na ni Dumpit ang kanyang minimum sentence na 6 na taon at nagpakita ng mabuting pag-uugali sa panahon ng kanyang pagkakakulong. Ayon pa sa Mayor, si Dumpit ay mabait na tao. Masarap kasama, katulad lamang ng isang regular na tao. Ang tingin naman ng ibang tao sa kanya ay magaspang ito at matigas. Ngunit, malumanay magsalita si Dumpit. Hindi ito nagtataas ng boses. Laging nakayoko kapag nakikipag-usap ni hindi natingin sa mata. Hindi rin ito palahingi ng pabor. Dagdag pa ng mayor na dedikado sa paglilingkod at trabaho si Dumpit at mahal na mahal nito ang Cebu. Sa interview kay Dumpit ng Cebu Daily News ukol sa buhay niya sa loob, sinabi lamang niya na okay lang, may mga nakakausap siya at hindi lahat ng nasa loob ay guilty sa krimeng ibinibintang sa kanila. May mga ibang hindi. Katoliko mang pinalaki sa bilangguan na umano natutunan ni Dumpit na magrosaryo. 3 taon na lang ay darating na ang mandatory retirement ni Dumpit, kaya't ninanais niyang maresolba ang kanyang kaso. Winika niya, 2 taon na lang hihintayin ko, 53 na ako ngayon at mag-54 na sa Mayo. Pending pa ang aking kaso sa Court of Appeals pero gagawin ko ang makakaya ko para ma-resolve ito. Ayon kay Dumpit, kapag ni-reverse ng Court of Appeals ang desisyon ng RTC ay magiging dahilan ito ng kanyang acquittal. At kung ma-upheld naman ay hindi ibig sabihin na makukulong siya dahil na-serve na niya ang minimum na 6 na taong pagkakakulong. Ilang buwan matapos ang kanyang paglaya ay naibalik siya sa serbisyo at inassign sa Bohol Provincial Office sa tulong na rin ni Mayor Osmeña. Taong 2017 ay pinabalik ni Mayor Osmeña si Dumpit sa Cebu upang maging kapitan ng Barangay Ermita matapos masuspinde ang kapitan dito. 14 Hunyo 2018 ay muli siyang ibinalik sa Bohol upang doon ay makapamuhay at matapos niya ng mapayapa ang kanyang paninilbihan hanggang sa mandatory retirement niya sa susunod na taon. 27 Hunyo 2018, isang pangkaraniwang araw, umalis ng bahay si SP01 Dumpit upang pumunta sa opisina para sa isang security briefing para sa nalalapit na pagbisita ng Pangulong Duterte sa kanilang lugar. Sakay ng kanyang motor habang dumadaan sa Barangay San Isidro, Tagbilaran City, ay bigla siyang pinagbabaril ng pinagsanib na puwersa ng NBI at Regional Intelligence Division sa isang operasyon kontra droga. Ayon sa report ng NBI, isang high-level na tulak at taga-protekta ng drug lord si SP01 Adonis Dumpit. Pero ayon naman kay Bohol Provincial Police Chief Senior Superintendent Angeles Senyorga, si Dumpit ay hindi kasama sa kanilang local watch list at sinabing kumilos lamang ang NBI base sa derogatory information. Sa araw na iyon, si SP01 Adonis di umano ay papunta sa Barangay San Isidro, Tagbilaran City upang mag-deliver ng droga. Nang habulin ito ng mga pulis ay nauna daw itong magpaputok kaya gumanti lamang ang mga kapulisan. Sinabing na-recover mula sa bangkay ni SP01 Adonis ang 15 pakete ng pinaghihinalaang siya at methamphetamine hydrochloride, isang .45 calendar na pistol at 3 magazine.
Pumanaw si SP Owan Dumpit isang taon bago ang kanyang hinihintay na pagre-retiro. Hating-hati naman ang opinyon ng mga tao sa nangyari. Sa panig ng mga hindi makapaniwala, si SP Owan Dumpit ay mabilis bumunot ng baril at isang kilalang sharpshooter. Ngunit ni isa ay wala itong napuruhan man lang sa nangyaring shootout. Na-issue din ang tila overkill na pamamaraan ng pagpapatumba sa kanya dahil sa dami ng tinamong bala. Sa panig naman ng sang-ayon ay hinihinala siyang protektor ng mga may kinalaman sa droga at bagman ng isang kilalang drug lord sa Kabisayaan na siyang kasama din sa listahan ni Duterte. Iyon ay si Mayor Osmeña. Sa iba pang opinyon, sinasabi nilang si SP Owan Dumpit ay sadyang pinatahimik bilang bahagi ng malawakang pagliligpit sa mga hinihinalang drug lord sa Kabisayaan o kaya naman ay ang pagpapaligpit na rin ng maaaring magsalita gaya ni Jeffrey Diaz alias Jaguar, isang drug lord na nakitil noong Hunyo 2016 at Mayor Rolando Espinosa Sr., ama ni Kerwin Espinosa, na pinatahimik mismo sa kulungan noong Nobyembre 2016 matapos nitong sumuko at mangakong makikipag-cooperate sa mga pulis. Ngunit nang lumaon ay nanlaban ito sa loob ng kulungan at doon napatay. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ni SP01 Adonis Dumpit, ang pinakamagaling na sharpshooter ng Cebu? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.